Hello mga Spark, kamusta kayo? At sa Black Dan Animal Friend, papausapan po natin ang mga sikreto para sa ilang makaki, magayuma at mabaluwang isang lalaki. At kung handa na kayong lahat, magsara po tayo at muli, be it Spark! At pangunang sikreto para sa ilang maakit, magayuma at mabalong isang lalaki, huwag mong busugin ang ego niya. Yan ang unang sikreto niyang kainspar upang ang isang lalaki ay talaga mang ikaw lang ang kabaliwan. At sa ilang maakit at sa ilang parang magayuma, kailangan di mo binubusog ang ego niya. Kaya ano bang ibig mong sabihin kainspar na hindi dapat binubusog ang ego ng isang lalaki? Dapat hindi mo siya masyadong binabalidate. Ay anong ibig sabihin nun? Dapat hindi mo pinapakita sa kanya na sobrang mahal na mahal mo siya at patay na patay ka sa kanya at baliw na baliw ka sa kanya at ikaw lagi ang naakit sa kanya at ikaw lagi ang parang nagayuma sa kanya at ibinubuhos at binibigay mo ang lahat sa kanya dahil doon ang isang lalaki ay hindi magkakaroon ng pagkakataon na makita ang halaga mo at kapag hindi niya nakita ang halaga mo, imposibleng maakit, magayuma at mabaliw yan sa'yo at higit sa lahat, imposibleng maghabol yan sa'yo dahil ikaw na mismo ang nagpapakita, gumagawa, at talagang nagpapaturing ng lahat ng yan sa kanya. Imbis na siya, talaga naman ka-inspired. Magpakababae ka, magpaka-high value ka. Imbis na mag-focus ka palagi sa kanya, ay mag-focus ka sa sarili mo. Mag-self-improve ka. Huwag kang laging puro lalaki. Huwag kang puro kalandian. Huwag kang puro kilig ang nasa isip mo. At huwag puro love life. Mag-focus ka sa buhay mo at sa pagpapaunlad ng sarili mo. Palagi kang magpaganda, palagi kang magpa-sexy, palagi mong ayusin at alagaan ang sarili mo. Yung iba sa inyo, puro love life. Yung iba sa inyo, puro kalandian. Yung iba sa inyo, puro paghahabol. Yung iba sa inyo, puro lalaki. At napapabayaan na ang kanilang sarili, at ang kanilang trabaho, at ang kanilang buhay. At ang iba pa nilang mahal sa buhay, ay talaga namang nakakalimutan na nila. Dahil sa pag-ibig na yan, alam nyo, walang masamang umibig. Walang masamang magmahal. Walang masamang talaga namang magbigay kahit papaano. Pero pag sobra-sobra na, na tipong hindi mo siya binibigyan ng pagkakataon na mag-effort yung lalaki sa'yo. Hindi mo binibigyan yung lalaki ng pagkakataon na isip-isipin ka naman. Hindi mo binibigyan yung lalaki ng pagkakataon na talaga namang magmuni-muni tungkol sa value mo. Dahil wala siyang pagkakataon dahil binibigay mong lahat-lahat sa kanya. At napakaraming oras ang binibigay mo sa kanya. Eh kayo pa, di naman ako ganun ah. Talaga? E paano ba napapakita pa? Na ang isang babae baliw na baliw sa lalaki, palagi kang merong pinagseselosan, palagi kang merong pinagdududahan. Kapag kaganyan ang pinapakita at ginagawa mo, naiisip ng isang lalaki na baliw ka sa kanya. At dahil doon lalaki ang ulo niya at binubusog mo ang ego niya. Delikado kapag ang lalaki ay nabusog ang ego. Tataas ang pride niyan at hindi maghahabol sa'yo yan at laging magmamatigas sa'yo. Bababa ang respeto sa'yo sapagkat bababa ang value mo o halaga mo sa kanya. Dapat mo binubusog yung ego niya. Dapat palagi pa rin siyang nagugutom. Gutom sa validation mo. Dapat palagi pa rin ang hinahanap, kinasasabikan, at talagamang palagi na pa rin pinaghihirapan ang validation mo. Ang pagbabalidate mo sa kanya, lagi niya dapat hinahanap yun sa'yo. Hindi yung binibigay mo ng ganung kadali. Binibigay mo ng libre. Dapat palagi kang hard to get. Hindi yung easy to get. Pag magmahal ka, dapat sapat lang. Kapag magmahal ka, dapat sakto lang. Yung iba sa inyo, kahit sobrang busy, panay chat, panay text, panay call. Yung iba sa iba inyo, kahit binabastos na, minumura na. Niloloko na harap-harapan, paulit-ulit niloloko, paulit-ulit nagsisilungalingan. Nandiyan ka pa rin, masyado kang martir, masyado kang marupok. Dahil yan, binubusog mo ang ego ng boyfriend mo. Binubusog mo ang ego ng mister mo, ng partner mo. At lalaki ang ulo niya. At imposibleng magbago yan sa'yo ka-inspired. At palagi ka pa rin masasaktan. Magmahal ka lang ng sapat. Mag-focus ka sa sarili mo. Huwag puro sa lalaki. Umibig ka ng sakto lang. Magbigay ka ng sakto lang. Tumulong ka ng sakto lang. Iparamdam, ipakita, iparanas mo sa kanya ang saktong pagmamahal. Hindi sobra upang hindi mabusog ang ego niya at hindi kanya bastusin. At upang hindi kanya tiisin. At upang hindi kanya pabayaan. At upang ang isang lalaki ay palaging sa iyo pa rin maakit,
parang magayuma at laging mababalot maghahabol at hindi sa iba sapagkat ikaw lang ang nakakapagbigay sa kanya ng emosyon na hinahanap niya at ang kanyang utak ay palaging hahanapin ka sapagkat ka-inspired sapat lang ang binibigay mo. Ganyan ang sikreto upang ang isang laki maghahabol sa'yo. Hindi mo dapat pinapakitang sobrang patay na patay ka sa kanya. Dapat sakto lang at labi siyang magkaroon ng takot na baka mawala ka sapagkat alam niya na malakas ka't matibay. Alam niya na kaya mong mabuhay kahit wala siya. At dapat palagi ka pa rin masaya kahit hindi siya lagi nagpaparamdam upang makita ang isang laki na kaya mo talaga. Huwag mong ipapakita na hindi mo kayang mabuhay at maging masaya kapag wala siya, kapag wala siyang chat, kapag wala siyang call, kapag wala siyang text. Masyado ka sa sarili mo. Ang bababang tingin sa sarili mo. Simula ba lang umibig ka, bumaba ang tingin sa sarili mo? Simula ba lang umibig ka na walang ka na ng respeto at pagpapahalaga sa mga bagay-bagay pa sa buhay mo? Puro siya na lang lagi nasa utak mo. Puro siya na lang palaging inintindi mo. Puro siya na lang palagi at talaga mang inatupag mo. Araw-gabi, matutulog ka lang sa pang iniisip mo. May stress ka na. Toxic ng relasyon nyo, pero nandyan ka pa rin. Tapos iyak-iyak ka. Pero kung magagawa mo na kontrolin ang buhay mo, emosyon mo, at ang balansihin mo ang pag-ibig mo sa kanya, huwag mong bigay lahat. Mag-self-improve ka upang siya lagi ay maghahabol sa'yo. Sa'yo lang siya, talaga namang laging maakit at talaga namang parang magagayuma ka-inspire. At ang pangalawang sikreto maka-inspire para sa'yo lang maakit, magayuma at mabalok isang lakis. Dapat sapat na atensyon lang ang ibibigay mo sa kanya o iaalay mo sa kanya. Hindi sobrang-sobrang atensyon at oras ang iniaalay mo sa kanya. Eh, ka-inspired yun ang turo sa amin eh. Anong turo sa inyo? Na kapag nagmahal ka daw, dapat ibuhos mong lahat. Na kapag nagmahal ka daw, ipakita mong lahat. Na kapag nagmahal ka daw, ibigay mo ng lahat upang wala ka o pagsisihan, eh talagang magsisisi ka. Kapag ibuhos mong lahat, ang kasabihan na yan ay para nung araw. Eh magkaiba ang panahon noon at panahon ngayon. Iba na ang mga tao ngayon. Iba na ang buhay ngayon. May social media na. Iba na ang mindset ng tao. Ang dami ng tao. Nag-iba na ang ugali ng tao. Yung dating Maria Clara, ang lalandi na ngayon. Yung dating Magino, ang babastos na ngayon. Tapos itutulad mo pa rin sa noong araw, noong dati. Eh, manuloko ka talaga, masasaktan ka talaga. Eh, kasi ang turo sa akin ng lola ko, ng lolo ko, ng mama ko, ng papa ko, at ang mga kaibigan ko na kapag nagmahal ka daw, ibuhos mo na lahat, ibigay mo na lahat. Pati attention mo, pati oras mo, panahon mo, ibigay mo lahat sa boyfriend mo, ibigay mo lahat sa partner mo, para wala kang pagsisihan. Eh, magsisisi ka talaga. Dapat sapat lang ang ialay na, ang ialay mong atensyon at oras sa kanya. Maniwala kayo sa akin. So, isa mga sikreto upang lagi siyang maakit sa'yo. Maakit? Oo, palagi siyang maakit sa'yo. Bakit? Sapagkat hindi mo siya masyadong binibigyan sobrang-sobrang panahon. Paano mangyayari yun? Dahil iisipin ka niya. Maalala ka niya. Bago maakit sa'yo ang isang tao, dapat nararamdaman niya. O naiisip niya. Paano siya maakit sa'yo kung pinagsasawaan ka na niya? Bakit naman parang pinagsasawaan? Eh, lagi ka nagbibigay ng panahon eh. E di ba yun naman tama? Tama naman magbigay ka ng oras. Yung iba sa inyo, sobra-sobra na eh. Kakausap nyo lang ngayon, gusto mo ulit, mag-usap na naman kayo. Kaka-reply nyo lang sa'yo, gusto mo na naman, may bago namang reply. Eh, paano kung may ginagawa yan? Busy yan. Gusto mo, ikaw na lang palagi yung, ano niya, napaka-demanding mo, napaka-needy mo, sobra ka na talaga naman, wala ka bang pinagkakabalaan sa buhay mo, o baka yung iba sa inyo, tambay. Magpaka-busy ka, pakita mo sa kanyang may pinagkakabalaan ka, huwag lahat ng attention mo sa kanya, iiwan ka yan. Eh bakit naman iiwan? Sapagat dugtong-dugtong yan. Paano iiwan? Siyempre, kapag sobrang-sobrang pinapakita mo, magsasawa yan. Kahit mahal ka pa niyan. Kahit mabait o mabuti pa yan. Kahit tapat pa yan. Nakakaramdam siya ng pananawa. Eh bakit? Subconscious yan eh. Tumatatak sa utak niya na sobrang mahal mo siya eh. Pag nagsawa, anong mangyayari? Mawawala ng gana. Mapipilya na parang wala ka ng halaga. Mapopokus sa iba, hindi ka na niya iniisip kasi alam niya nandiyan ka lang naman. Mawawala ng challenge, mawawala ng attraction, bababa ang interest sapagkat ibinubuhos mo ng lahat. Wala ka ng pagka-misteryosa, hindi ka na misteryosa. Talaga naman ka-inspired. So, isa mga sikreto upang ang isang lalaki ay palaging maakit sa'yo.
parang magayuma sa iyo at laging sa iyo lang siya mababaliw. Huwag mong ibuhos ang lahat sa kanya ng oras at panahon mo. Sapat o saktong atensyon lang ang ialay mo sa kanya upang palagi pa rin siyang mag-isip at maghanap sa iyo ka-inspired. At ang pangatlong sikreto mga ka-inspired para sa ilang makakit, parang magayuma talaga namang ka-inspired mabaliw ang isang lalakis. Maglaang ka ng oras para magpa-sexy at magpaganda. Yan ang pangatlong ka-inspired. Ka-inspired, pasok na naman sa listahan yan. Oo, pasok na naman to sa listahan upang isang lalaki ay palaging talaga namang sabik at ganado sa iyo. At palagi siyang parang magagayuma sa iyo at makakit at mababaliw sa iyo, sapagkat kahit na hindi na kayo magkausap, hindi ka na kayo magka-video call, hindi na kayo magkasama sa personal, ay maaalala niya pa ang itsura mo, maaalala niya pa ang katawan mo, maaalala niya pa ang figura o ang talagang looks mo. Kaya maglaan ka ng oras sa pagpapaganda, maglaan ka ng oras sa pagpapasexy, maglaan ka ng oras para sa sarili mo, hindi puro trabaho, hindi puro negosyo, hindi puro pamilya, hindi puro pag-ibig, hindi puro kalandian, hindi puro pagmamarites, at hindi puro hilata at tulog. Maglaan ka ng oras kahit konting panahon man lang para sa sarili mo, para sa self-improvement mo, para sa pagpapasexy at pagpapaganda mo. Eh kayo yung spark, nakakatamad eh. Yan tayo eh, nakakatamad eh. Eh kayo yung spark, ayokong pagpawisan eh. Kaya tingnan mo yung tsura mo ngayon, TikTok lang. Tapos iyak-iyak ka. Pag iniwang ka. Tapos yung iba sa inyo, taas ng insecurity. Insecurities, ang hina ko sa English eh. Paano, masyado lagi na insecure. Akala mo lagi eh, aagawin yung boyfriend. Akala mo lagi aagawin yung partner. Nang mas sexy sa kanya, nang mas maganda sa kanya. Eh mag-focus ka sa sarili mo. Alagaan mo ka sa sarili mo. Hindi yung tatamad-tamad ka, hindi yung maarte-arte ka. Eh kayo inspired, magastos mag-skincare eh. Magastos magpaganda ng buhok. Bibili pa ako ng mga pampasexy, pampaganda. Eh, kailangan ba sobrang mamahalin? Kailangan ba palagi? Pwede naman, pag-ipunan, paminsan-minsan, o yung kahit mumurahin lang, basta mag-i-improve ka. Hindi yung stagnant na ganyan ka lang. Na yung value mo, hinahayaan mong ganyan. Dalawa lang yan eh. Pag natiling ganyan yung value mo, yan ang una. Yung pangalawa, pagbagsak. Pilitin mo mag-improve palagi upang ang boyfriend mo, ang lalaking mahal mo, ay tiyak, sigurado, malamang, na siya lang palagi ang talaga namang palagi mag-i-effort sa'yo sapagkat lagi siyang maakit sa'yo. Kaya huwag tatamad-tamad yung iba dyan. Napakabatugan yung mag-self-improve. Napakabatugan yung mag-workout. Napakatamad mong mag-exercise. Napakatamad mong mag-gym. Napakakuripot mo sa sarili mo. Sarili mo na lang, kinukuripot mo pa. Wala akong pera, wala akong trabaho, hindi maghanap ka ng trabaho. Puro kay dahilan. Kapag gusto, may paraan. Kapag ayaw, may dahilan. Walang imposible sa mundo, sa taong determinado. Lumapit kayo sa Panginoon kung nahihirapan kayo. Magtiwala kayo sa Kanya at magtiwala ka rin sa sarili mo. Dapat magkaroon ka rin ng pagtitiwala sa sarili mo. Maging positibo kung kaya mong gumanda. Eh kayong spod, pangit na talaga ako eh. Ano? Hindi talaga ako pinanganak na maganda. Simula ng bata pa lang ako hanggang ngayon. Ginawa ko na yung best ko eh. Sigurado ka? Laging may paraan. Kaya po mag-improve. Hindi mo man mapaganda ng sobra to. Bumawi ka dito sa katawan. Pa-sexy ka. Hindi yung hindi ka nakagandahan sa muka. Real talk lang. Real talk tayo. Hindi ka nakagandahan sa muka. Ayaw pang ayusin yung katawan mo. Oh. Ganun lang yan. Mag-focus kayo sa mga bagay na kontrolado nyo. Huwag kayo masyadong mag-focus sa mga bagay na hindi nyo nakontrolado. Pero alam kung mayaman kayo, kung mayaman ka din, ayos ka ng mukha. Yung iba ganun ginagawa, pero iba pa rin yung natural. Na walang halong kemikal. Na talaga naman totoo. Diba? They can spark. Kaya mo yan. Ako naniniwala ko sa'yo na may improve ka pa. Nagaganda ka pa, nasi-sexy ka pa, natataas pang value mo, na magiging attractive ka pa. Naniniwala ako sa'yo. At kung talaga namang kapag nagawa mo, eh, message mo lang ako, kaya mag-comment ka, kay Spark, salamat. Dahil nagsumikap ako, na-improve ko ang sarili ko, nabaliw sa akin ang boyfriend ko, mas lalo akong minahal ng asawa ko, eh, matutuwa ako pag ano.
ay talaga mo nakaka-inspire, di ba? Yung iba, puro reklamo eh. Huwag kang puro reklamo. Sa isang mga sikreto upang ang lalaking mahal mo ay sigurado na talaga namang kahit maraming magaganda sa paligid, kahit maraming sexy sa paligid, ay ikaw lagi ang talaga namang nag-iisa sa isip at puso niya. Sa'yo lang siya palaging maakit para siyang magagayuma at laging mababaliw at maghahabol sa'yo, ka-inspart. At ang pang-apat na sikreto, mag-inspart para sa'yo lang maakit at talagang palang magayuma at laging mabaliw ang isang lalakis. Magsuot ka madalas ng medyo sexy na damit. Yun ang sa mga sikreto niyang ka-inspart. Medyo sexy lang naman. Hindi naman yung parang kita na yung ano mo, buhok-buhok mo dyan. Kita na yung ano, yung pusa mo dyan. Si Kati Kifi, di ba? At para makita na yung kaluluwa mo. Dapat, ano pa rin, sakto lang. Pag sinabi bang suot ng sexy, kabastos-bastos na. O bakit? May mga damit naman. May mga damit o short o kung ano namang kasuotan niya na hindi naman kabastos-bastos pero magmumukha pa rin namang sexy ang babae. Ah. Maraming nakikitang ganun. At kahanga-hanga yun. Marunong magdala sa sarili. Smart. Alamin mo. Ka-inspired sa mga sikreto upang ang boyfriend mo, ang asawa mo, ang partner mo ay siguradong laging nakabakot sa'yo. Laging naglalambing sa'yo. Laging malandi sa'yo. Palaging naakit sa'yo. Magagayuma siya. Oo, parang magagayuma siya. Di mo na kailangan pa ng gamot. Di mo na kailangan pa ng kandila. Di mo na kailangan pa ng papel. Di mo na kailangan pa ng kung anumang orasyon upang siya ay pala, upang siya ay parang magayuma sa'yo. Unahin mo lang ang sarili mo. Palagi ka lang magpaganda. Palagi ka magpa-sexy. Magsuot ka palagi ng talagang medyo sexy na damit. Ay sigurado ako. Parang magagayumay sa'yo. Maakit at mababalaw sa'yo. Mag-focus ka sa sarili mo, ka-inspire. At pa namang sikreto, mag-inspire para sa ilang maakit. Talagang mabaliw at parang magayumak isang lalakis. Bumili ka ng medyo mamahali na pabago. Yan ang pali ba, ka-inspire? Ka-inspire, mabango na naman? Oo, sapagat napakahalaga niyan. Ang problema sa inyo, yung iba hindi nagpapabango. Akala nyo walang kwenta. Akala nyo walang epekto. Akala nyo walang talab sa lalaki. Akala nyo parang wala lang. Pero ang totoo, advantage nyo yan. Lamang nyo yan sa iba. Nakakadagdag yan ng value. Nakakadagdag ng attraction. Nakakadagdag ng interest. Nakakadagdag na talaga namang ka-inspire. Mapapalingon, mapapatingin at mapapadikit sa'yo ang lalaki. At magiging malambing sa'yo. Magiging talaga namang romantic sa'yo. Ang partner mo. Kapag palagi kang mabango. Hindi lang sa dahil sa naligo ka. O mabango ang buhok mo. O mabango ang kung anumang katawan mo. Pero dahil nagpabango ka. At yung iba, nagpapabango nga. Pero, sakto lang. Okay naman yun. Pero, masasuggest ko na bumili ka ng medyo. Medyo mamahali. Medyo lang naman. Ikinspad, wala ngang pera, wala ngang budget eh. Mag-ipon ka pa konti-konti. O kaya naman, kung hindi talaga kaya pa dahil sa hirap ng buhay. Sige, basta nagpapabango ka. Diba? Kaysa naman yung walang pabango. Diba? Tipin mo, may boyfriend ka na. Yung iba nga single pa pero may crush, nagpapabango. Ikaw pa kaya may boyfriend na? Ikaw pa kaya na may asawa ka na, na may mister ka na? Oh. Tapos, yung iba, eto, real talk, yung iba sa inyo, baho eh. Ha? May babae bang mabaho? Meron. May babaeng mabaho. Hindi ko alam bakit ganun, kababae taong babaho. Huwag kayong ganyan. Kinspar, naliligo naman kami. Naliligo ka nga. O, ayusin mo. Tapos palagi ka magpabango. Tandaan mo, may partner ka na. O, may crush ka. May iniibig kang lalaki. Palihim. Paano yan? May in-love sa'yo yung crush mo kung amoy, ano ka? Amoy kipi ka, di ba? Kinspar, sa isang mga sikreto. Dapat mong tandaan, dapat mong gawin. Talaga naman, bumili ka pag may budget ka lang naman ng medyo mamahaling pabango. Iba rin kasi pag medyo mamahaling na pabango, di ba? Iba yung dating eh, tumatagal at talaga namang dumidikit hindi lang sa ilong kundi pati sa isip at puso ng partner mo, ka-inspired. At ang mga sikreto ng mga para sa ilang makakit, para magayuma at mabalaw ang isang lalakis, maging malandi kapag kayong dalawa lang. Yan pang-anong ka-inspired. Totoo yan, huwag kang puro pahiyahiya. Nakala mo inosente ka, nakala mo kahapon ka lang pinanganak o di ka pa nagdadalaga o wala ka pang experience. Dapat kapag kailang dalawa ng partner mo, lalo kapag asawa mo na yan, maging medyo balandi ka sa kanya. Ito yan, gustong-gusto ng lalaki yan. Talaga naman, kaya nga yung iba na lalaki nakakit sa iba eh. Kaya yung iba na lalaki natutok sa iba. O sabihin na naman ng iba, Kingspard,
eh kasalanan niya na yun. Diba? Kasalanan niya na yun. Hindi ko kasalanan yun. Alam nyo, minsan, hindi rin tama yung ganyan eh. Kasi, tandaan mo, partner mo yan. Tapos, ikaw, para kang, sabihin natin, para kang ano dyan, para kang rebulto dyan, o para kang manikin, o boring. Boring ka kasama. Wala kang kalambing-lambing. Hindi ka sweet. Masyado ka pang seryoso. Hindi ka marunong magpatawa. Tapos, hindi ka marunong sabihin natin, para bang kulang, lagi kang stress yung, palang lagi kang may problema, eh mabuboring talaga sa yung partner mo pag ganyan. Hindi ka pamalambing, hindi ka pamalandi, eh maagaw sa iyo yan. Tapos pag naagaw sa iyo, magreklamo ka, iyak-iyak ka o magagalit ka. Kayo spart, huwag ganyan. Baguhin nyo na yung mindset nyo na ano, lalaki yan eh, dapat siya lagi mag-perform. Lalaki yan eh, dapat siya lagi yung maglandi. Lalaki yan, dapat siya lagi yung mag-ano, kumilis-kilis, mag-first move. Mag-initiate. Manguna. Mauna. Hindi, dapat minsan babae din. Hindi porkit lalaki yan, siya lagi yung mag-first move. Maging, kahit medyo malandi. Oo, medyo malandi. Maging malandi ka. O medyo malandi sa partner mo kapag kayong dalawa lang at ang isang lalaki ay makukontento sa'yo. Ano yun? Ano po yan? Makukontento sa'yo. At dahil doon, sa isang mga sikreto upang ang isang laki laging makakit, mabaliwat parang magayuma sa'yo. Sa isang pinakagusto na makakalakihan sa partner ng babae, ka-inspired. At ang pitong sikreto makakispired para silang makakit, parang magayuma at mabaliw ang isang laki. Husayin mo palalo sa kama, yung pampito at pinakahuli, ka-inspired. Kasama talaga yan, sapagkat hindi mawawala yan. Isa yun sa pinakatunay legit upang ang partner mo ay laging talaga namang parang magayuma at mabaliw sa'yo. Laging hanap-hanapin ka, masabik sa'yo, tumaas ang gala sa'yo, lumawak ang attraction, at tumaas palalo at tumindi ang interest sa'yo. Galingan mo palalo sa kama, ka-inspired. Totoo ba yung ka-inspired? Oo, eh paano yan? Bakit? Eh hindi po ako magaling sa kama eh. Ha? Hindi po ako masyadong marunong. Eh pag hindi marunong, anong dapat gawin? Eh di pag-aralan, hindi ko po alam. Alamin mo. Nandiyan ang, kompleto na nga eh. YouTube, Google, Facebook, TikTok, Instagram at iba pa. At may mga, di ba yung mga kaibigan mo, di ba? May mga kaibigan tayo na akala mo eh, sanay na sanay eh. Di ba? May mga kaibigan tayong ganun, akala mo, guru eh. Guru sa kalokohan at kalibugan eh. O, nung ka magpaturo, di ba? O may kumari ka, o may best friend ka, na marami na experience, o tanong-tanong ka dun. O may magkakaroon pa kayo ng topic, di ba? Ka-inspired. Huwag ka mahiya. Ka-inspired, nakakahiya mag-perform ng todo eh. May hiya ka pa? Eh, asawa mo na yan? Partner mo na yan? May hiya ka pa? Mister mo na yan? Ibigay mo na. Kailan ka pa mag-perform ng todo? Kailan mo pa ibubusong lahat sa labing-labing nyo sa kama? Kapag siya ay naagaw na ng iba? Kapag siya ay meron ng iba? Kapag siya ay naaakit na ng iba? Kapag siya ay wala ng pagmamahal sa'yo? Kapag bumaba na ba ang interest? Nagsarado ng pinto ng kanyang puso sa'yo? Kapag nawala ng attraction niya sa'yo? Pag hindi ka na attractive sa kanya? Pagka siya ay naboboring na sa'yo? Kapag siya ay na-turn off na sa'yo? At kapag siya ay nakatikim na ng iba? Yung iba sa inyo gusto nakahilata lang. Yung iba sa inyo gusto nakahiga lang. Tamad kumilos, tamad mag-perform, tamad mag-romansa. Anong gaganaan sa iyong asawa mo niyan? Ang partner mo niyan? Pero kapag kabaliktaran ng ginagawa mo lahat at ginagalingan mo palalo sa labing-labing mo sa kama, ang lalaki ay palaging mababalol makakita para magagayuma sa iyo. Tandaan mo yan. Kailangan yan. Kahit sa part. So mga spin po, mga salamat po mga spin sa pagtapos ng vlog na ito. Sige pong kalimutan na mag-like, comment, share na rin po upang makatulog din naman po tayo sa iba. At sa mga di pa po nagsubscribe, ay po-subscribe mo mga spin at click yun na rin po ang notification bell upang maging updated kayo pag may bago akong i-upload na video. At sa mga gusto magpa-coaching o magpa-advise, makausap ako, ay pakimess lang po ako sa aking Facebook, ay po yung profile picture ko, pakichat lang ako, pakimess ako, ako mismo mag-reply sa inyo. Pag-usapan natin yung problema sa pag-ibig and relationship. Maraming salamat mga spark, mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo. At muli, be inspired!